Maraming salamat. Badyan do, kararating ko lang galing sa Bauco, Mountain Province. So, malayo yung travel natin. From Mountain Province to Baguio, Baguio to Manila. Then, nagkamali ako sa pagpindot sa pagpauwi. Kaya, Manila, Cebu, Cebu to Osamis. So, nagiging Luzon, Visayas, Mindanao tuloy. So, sa pagkakataong ito, mga mahal na kapatid, ang ibang mga sulpot na sikta, kahit na yung Seventh-day Adventist, by naglulundagan sa tuwa. Tinalo daw si Father Darwin sa debate. At ayon pa nitong anti-katoliko, tinuldukan ng Baptist na pastor ang pag-aangkin ng simbahang katoliko na siya ang nag-compile sa Biblia. Ito. Niini nga debate gitulukan sa usa ka Baptist debater nga dili ang Roman Catholic Church ang nag-compile sa entire Bible. And I said, kami lang ko, patawag ba niyong Biblia ang New Testament lang? Dili kay part sa apil ginang niyo ang old. Nautan na ko karon. Kung ang old ba, kamo ba'y ga-compile? Yes or no? No. Kung kamo ka na, na kamo ba'y ga-compile sa old testament ng Rusya? No. Sa ato ka, ang imong tema na tibuok Biblia dapat di ay ang imong gikumpal New Testament lang. Tama, mali. Okay, yun. Ang tanong ni Pastor Rian Fuentes, mga kapatid, na pinag-chap-chap din sa grupo ng Even Seventh-day Adventist. Pero, kanilang iniwasan yung pahayag ni Rian Fuentes na kung si Martin Luther, yung sagot niya, si Martin Luther ay sinungaling, like father, like son. Si Martin Luther po ay nagsisinungaling. Yung tanong, si Martin Luther ay hindi ordinaryo, father of Protestantism. So kung ang ama nagsisinungaling, saan ayon ka ba sa kasabihan, like father, like son? Okay. Yes or no? Sangayon ko ako. Sangayon daw siya, like father, like son. Okay. Siguro nagtaka ang iba, bakit direktang sinagot ni Father Darwin nang tinanong ni Rian Fuentes na kayo ba ang nag-compile sa Old Testament? No. Una, mga kapatid, bago pa ang Kristyanismo, yung mga Hudyo ay meron silang kasulatan na Old Testament. At iyon ay ang Tanakh. Ito po, dalawang ore ang Tanakh ko ngayon sa mga Hudyo. Old ito na kasulatan, Old Testament. At ano po ba ang mga aklat sa Tanakh? Kung tignan natin ang Foundations of Pentecostal Theology, isang protestante po ito sa pahina 7, ito ang mabasa natin. The Hebrew Old Testament was commonly divided into three sections: the law, Torah, the prophets, the writings. Yon ang sa Tanakh. So yon unang kinumpile ng mga Hudyo, pero hindi yon ang kabuoang Old Testament. Bakit? Dahil merong tinatawag na merong deuterocanonical at protocanonical. Protocanonical, deuterocanonical. So, yung mga aklat na yan na pinipili ng simbahang katoliko
kung saan ang inspired by the Holy Spirit nagiging isang aklat, including the proto-canonical at ang deutero-canonical. Ang paksa kasi nila ni Father Darwin Gitgano ay hindi lang sa Old Testament kundi sa Bible na may Old and New Testament na ang simbahang Katoliko ang nag-compile. Dito sa World History by Peter Hostjen, ito po ating mabasa kung ano ang Bible. Four of Jesus' 12 disciples, who were called apostles, told of his words and deeds in the Gospels, which make up a major part of the New Testament. The Old Testament and the New Testament comprise the Christian Bible. So, ang kinumpile ng simbahang Katoliko, yung Old and New Testament na nagiging kabahagi sa tinatawag na Christian Bible. Dahil ang tanak noon, di pa yun maituring na Christian Bible hanggang idiniklara ng simbahang Katoliko, ngunit ang tanak ay kulang pa ng aklat. Kulang pa ng aklat. At sa may katanungan si Father Darwin pa, balikan muna natin ha. Ito ang katanungan ni Father Darwin. Kapatid na Arian, sangayon mo ka ba sa Baptist school scholar na si Lee Martin McDonald na ang nag-coin sa term Old Testament si Bishop Melito of Sardis? Yes or no? Yes, ang ayon po ako, nag-coin. Again, ang nag-coin, nagpangalan, hindi po kasali or hindi po katulad sa nag-compile. Ang tema po, compile, hindi po coin. Next question. Sunod na tanong, protestante ba siya o hindi? Yes or no? Protestante po siya. Kaya ba, sabi ko, yes, wala problema ang coin. The topic is compile. Si Melitos, Bishop Melitos, protestante? Hindi mo nalagyan ng ano. Hindi mo nalagyan ang Bishop Melitos. Akala ko si yung nagsabi si Baptist. Sige. So ang tanong ko ay si Bishop Melitos. Ang nagsabi nito ang Bible scholar na kasama mo. Okay. Si Bishop Melitos ba protestante? Yes or no? Ayan. No, hindi po. Dahil po, hindi rin po siya Romano-Katoliko. Ngayon, eto po, kahit na Romano-Katoliko pa yan. Oh, so, dito, mapansinin niyo mga kapatid na di siya sigurado sa kanyang mga sagot mismo. Nauna, hindi daw umano Romano-Katoliko. Pero, mapansin niyo, di pala siya sigurado sa kanyang sagot dahil kahit Romano-Katoliko pa yan. Oh, at, sabi niya, yung nagpangalan, iba sa nag-compile. Naku, common sense naman. Ha? Bakit? Paano mo makompile ang mga aklat kung hindi pinangalanan kung anong mga aklat ang dapat i-compile? Ito talagang pastor na ito, napaka-joker talaga. So, ang pagpangalan, bahagi yan sa pag-compile. Ang pag-translate, bahagi yan sa pag-compile. Ang paglagay ng chapters and verses, bahagi yan sa pag-compile ng simbahang Katoliko. Ngayon, kahit pa protestante, pansinin ninyo yung chapters and verses sa Bible. Parehong-pareho talaga sa Catholic Church. Sino ang nag-divide sa chapters and verses? Kung tingnan natin ang dahil ginagamit nila ang Catholic Encyclopedia ni Rian Fuentes, ito ang mabasa natin. The Bible as we know it from the Vulgate contains 72 books.
divided into chapters and produced for the Old Testament by Sanctus Pagninus in 1528. And for the New Testament, Robert Stephanos in 1555. Yun. Bahagi iyan. Dahil sabi sa argumento ni Rian Fuentes, iba't ibang taon daw umano ang sinabi kung kailan na compile ang Biblia. Ganun na ba talaga ka-inosinti ang mga pastor na ito? Di ba talaga nila alam na ang Bible ay hindi isang bisis lang ito na ideklara na inspired Word of God? At kung tingnan natin ang kanilang batayan, no? Ano yung batayan nila sa pangangaral, yung King James Version. Ang King James Version ng mga Protestante, mga kapatid, lumabas sa 1611. Pero ayon sa mga mangangaral, lalo na sa mga scholars na Protestante, wala daw umanong ebidensya na itong version na ito ay autorisado ayon sa Smith Bible Dictionary by Dr. William Smith, page 438. Ito ang mabasa natin. Authorized version 1611. There is no evidence that this version was authorized in any way. It won its place under royal and ecclesiastical patronage. By its merits was promoted by James I. So, yun ang paglitaw sa Protestanting salin, mga kapatid. At tandaan natin, yung tinatawag na Tanakh, iwala yung Deuterocanonical book na sa mga Protestante, tinatawag nila na Apocryphal book. Kaya, nung nabuo ang mga aklat sa Old Testament, hindi lang kabahagi ang proto-canonical, kundi pati na ang Deuterocanonical na tinatawag nilang apocryphal books, at ang New Testament, yun ang tinatawag na Christian Bible. Pero ang tanong, ito bang tinatawag nilang apocryphal books? Tinanggap ba ito kahit na sa ilang mga Hodyo na Grego ang kanilang lingwahe? Ayon sa aklat na ang pamagat, The Edge of Faith by Weldoran, page 168. The apocryphal books are those which not included in the Hebrew canon of scripture, but were accepted by Hellenistic Jews and taken over by the early church as part of the Septuagint. Jerome's statement that the Hebrew canon alone is divine authority, but in fact, includes the whole apocrypha. So, yung apocrypha, term yan ng mga Protestante, but sa Katoliko, tinatawag na yan na Deuterocanon. At alam niyo ba na sa paglitaw at pagsulpot ng Protestante, mga kapatid, dahil wala pang sa first 1,000 years ago, wala pang sulpot na sekta. Meron na silang tinawag na King James Version. 1611 na binasa natin kanina. Pero alam niyo ba na yung nagiging arsobispo sa Canterbury naglabas ng dekre na sino man ang mag-establish ng o magpublish ng King James Version na walang apokrypha, abay ikukulong daw. Sa aklat na ang pamagat, How We Got Our Bible,
sa page 32. In fact, one of the men who produced the King James Version became Archbishop of Canterbury and issued a decree that anyone who published the King James Version without apocrypha should be in prison for a year. Ikukulong daw. Pero ang tanong, bakit yung King James Version 1611 hanggang ngayon meron pang tinatawag na apocryphal books? Pero ang King James Version 1827, iwala na. Dalawang uri ang King James Version. Anong dahilan? Ito ang mabasa natin. Balikan natin ang aklat, How We Got Our Bible, page 33. Ito ang mabasa natin. The British Foreign Bible Society, which voted in 1827 not to use any of its funds and publishing the Apocrypha. From that time, most copies of King James Version omitted these books. Ano ang dahilan na tinanggal ng mga Protestante, mga kapatid, ang apocryphal books? Alam niyo ba kung ano ang dahilan? Ito, balikan natin ang aklat na Protestante, Foundations of Pentecostal. Sa pahina 12, sa naturang aklat, ito ang dahilan bakit tinanggal nila ang naturang aklat. The reformers were largely responsible for eliminating the apocrypha from the Bible because they contain things which are inconsistent with Protestant doctrine. Example, the doctrine of prayer for the dead and the intercession of the saints. Yun pala ang dahilan kung bakit tinanggal nila ang naturang mga aklat, mga kapatid. Ngayon, kung ang argumento nila na dapat sola scriptura, Bible alone, saan sila kumuha ng authority upang tanggalin yung tinatawag na apocryphal books? At yung mga Protestante, kahit Baptist at kahit Seventh-day Adventist, alam niyo ba mga kapatid, na kadalasan sa mga ginagamit nila na sali ng Biblia, walang iba, King James Version. Pero ang King James Version, hindi yan official na Bible ng Baptist. Hindi yan official ng Bible ng Seventh-day Adventist. Official niya na Bible ng Anglican Church. Kaya, ano tuloy ang pahayag at sagot ni Pastor Rian kung nagsisinungaling si Martin Luther? Like father, like son. Si Martin Luther po ay nagsisinungaling na tanga. Si Martin Luther ay hindi ordinary, father of Protestantism. So kung ang ama nagsisinungaling, saan ayon ka ba sa kasabihan? Like father, like son. Yes or no? Sangayong po ako. O di, damay na lahat na mga Protestante sa pahayag ni Pastor Rian na sangayon siya na like father, like son. Kaya, isip-isip naman kayo pag may time kung mananatili pa ba kayo sa sikta o sulpot na sikta na ang ama ay nagsisinungaling. Kaya kung ang ama ay nagsisinungaling, like father, like son daw. Dito lang tayo, Brad Jando.